Siyempre, pagkatapos ng kainan, matamis naman ang ating lalantakan. Ang ituturo ko sa ating KAsaRAp, recipe ng isa sa paborito kong Christmas dessert, ang peach graham cake. Ito yung pinakamadali sigurong dessert na pwede niyong magawa. Sikat na sikat ito, lalo na tuwing Pasko, yung mango graham cake. Pero, para maiba, imbis na mango, ang gagamitin natin, peaches. Alright. So, simpleng-simple lang ang kailangan ninyong gawin. Bumili kayo ng graham crackers. I love graham crackers. Lagi itong ginagamit sa mga crust, lalo na sa mga cheesecake. At ginagamit din siya dito sa dessert na ito. Yung ibang graham crackers, ganito lang siya. Tapos yung iba, ang gawin ninyo, i-crush nyo siya. Kumuha kayo ng mortar and pestle. Tapos, durug-durugin nyo siya. Kapag wala kayong ganun, you can use the back of your spoon para i-crush ninyo yung graham crackers ninyo. Yung mga tinatamad na mga misis at mga mister, pwede po kayong bumili ng crushed graham. Meron na rin pong nabibili sa grocery. Tapos, kailangan natin ng condensed milk para may tamis siya. At saka all-purpose cream. Now, depende kung gaano karami yung pakakainin ninyo nitong dessert na ito. But remember na yung measurement is 1:3. Dahil meron na tayong crushed grahams dyan, ang gagawin natin ay ilagay natin yung ating cream, all-purpose cream. So I have here 3 cups of all-purpose cream. Tapos lalagyan natin siya ng condensed milk. So paghahaluin lang natin yung condensed milk at saka yung cream. Ayon sa mga food historian, mga Thomasites ang nagturo sa mga Pilipino na gumawa ng mga panghimagas o dessert na gumagamit ng gatas na kondensada at krema. Noong panahong ito kasi pumasok ang mga nakalatang gatas na produkto mula sa Amerika. Yan! So kapag meron na tayong mixture, gagawin natin, lalagay na natin, i-arrange na natin yung ating graham crackers. So kuha kayo ng gusto nyong paglagyan. Yung iba medyo mas malalim, yung ginagamit nila pang icebox cake. Depende sa inyo kung gaano kataas yung cake na gagawin ninyo. Yung iba ang ginagawa, pabilog! Dahil sa layers at texture ng graham cake, madalas maikumpara ito sa Italian dessert na tiramisu. Pwedeng putulin. Tapos makikita ninyo, merong mga gilid-gilid na hindi kakasya yung cracker. So lalagyan natin siya ng crushed graham. Huwag kayong mag-alala kasi i-chill naman natin ito mamaya. So titigas din yan. Maghahalo-halo na rin yan. Ito yung magsisilbing crust natin. So lalagyan natin ng layer ng cream. Okay, tapos lalagyan na ngayon natin ng peach slices. Later on, sisip-sipin naman ng graham crackers yung nilagay nating cream. So i-arrange nyo lang siya ng ganyan. Okay, tapos lalagyan natin ng another layer. Yan, may glitters pa po ng konti. Tapos powder ulit. And then another layer of cream. All right, and then another layer of peaches. And then last layer of graham crackers. Nako, I'm sure meron kayong mas magandang paraan ng paggawa nito. Ako naman ay hindi eksperto dito. Ang importante dito, nandoon yung ating mga main ingredients. This is going to be our last layer. So kapag nalagay na natin yung last layer natin ng cream at saka ng peaches, tatakpan natin siya ng crushed grahams on top. Alright, so ito na yung ating peach graham dessert. Siyempre, pag kayo ang gumawa nito sa bahay, gusto nyo pa siyang artihan o mas maganda yung pagkakasalansan. Depende nilang sa inyo. Ilalagay ngayon natin ito sa refrigerator overnight para talagang tumigas siya. Alright, so tikman na natin ito. Ideally, ito medyo konti yung nailagay naming cream mixture. Mas masarap kung mas maraming cream kasi
tingnan nyo, sisipsipin kasi ng graham yung cream eh. So, the more cream, the better. Ayan! Kulang ako sa cream. Dagdagan nyo pa ng cream para mas masarap siya. Lalo na if you're using a lot of graham. Tapos, para naghahalo-halo yung lasa niya, medyo maasim-asim naman, na-miss yung peaches. Tapos yung cream yung magbibigay ng tamis. Tapos yung graham, iba rin yung lasa na nabibigay niya. Madaling-madaling gawin, pwede-pwede ninyong gawing dessert para sa inyong Noche Buena.